Zap mga kadads ma'am, bago mo ako magsimula ay hingi sana ako sa inyo ng konting pabor. Subscribe po natin si Angel Chen, syempre, ang aking bebe, at syempre si Kautoy na Road to 50K sa kanyang YouTube channel. Sana po ay suportahan nyo at mag-comment lang kayo na galing kay Daddy DTV. At syempre ang ating idol Japper Sniper na Road to 1 million, sana po ay suportahan din po natin. Malaki na po pinagbago ni Japper Sniper, no? Hindi na po siya kagaya ng dati na mayroon siya mga bad words. So ngayon ay napakalaki na po ng kanyang pinagbago. So sana po ay suportahan din natin at mag-comment lang po ng from Daddy DTV para tayo makabuo ng 1 million. At kahit ganun man si Idol Japper Sniper, no, na mayroon siya mga bad words dati, ay yun ay content lang yun. Pero yun nga, siguro na-realize niya talagang hindi maganda dahil may mga batang nanonood. Kaya ngayon ay napakalaki ng kanyang pinagbago at napakabait po ni Idol Jeff. No? Kaya sa mga nakakilala sa kanya, ipatuloy tayong sumuporta at sana makaabot ng 1 million dahil road to 1 million. So, at syempre si Kautoy ay 200 na lang para 50,000 na yung kanyang followers ay subscriber. No? Kaya tulungan natin makaangat. At syempre kung hindi naman dahil sa dalawang ito ay hindi ko rin maabot yung aking subscriber na 1,000 dati dahil siya po ay tumulong sa aking YouTube channel si Kautoy at si Angel Chen. Siyempre, si Angel Chen nag-chat kay Kautoy para masugod tayo dun sa kanyang 21, SAP 21. Yan. So, isa po tayo sa pinalad, no? Kaya maraming salamat kay Angel Chen at siyempre kay Kautoy. Suportahan po natin dahil 200 na lang ay 50K na siya. So, ito, patuloy na tayo sa ating vlog. So, ito na. At bago pala tayo magpatuloy, ay kailangan po nating magpasalamat din sa 21 SAP or SAP 21, o ngayon ay 24 na yata o 23, so hindi ko na alam ang pangalan dahil ang tagal kong nawala dito sa YouTube, no? So, pero ngayon ay nagbabalik na po tayo sa YouTube, kaya maraming salamat talaga sa SAP 21 dati na talaga sumugod sa ating bahay para tayo mapakabuo ng 1,000 subscribers. So yun lang po, so ito na ang ating vlog. What's up mga kadads ma'am? Ayan, so ito po yung ano, yung kabuuhan ng pag-rescue namin ng isda, no, bago namin binalikan nung hapon. So bago tayo magsimula, tayo muna ay mag-intro muna. Ayan, natapos na po ang ating pag-i-intro. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel at sa Facebook page, ay papalo naman po. Daddy DTV lang po. Ay, parehas na po ang ating pangalan. At syempre, ay magandang umaga o tanghali o gabi man dyan sa inyong lugar kung saan man kayong dako sa mundo. So, ayan, pagpatuloy na po natin. So, pupunta tayo dito sa isang mga ibang lahi. So, ito po yung, kung napanood nyo yung live ko noong nakaraan, na ito po yung talagang off-cam, so off-live. So ito, panoorin nyo po kung paano nila sinayo yung mga isda. So kami ay tinawag itong mga time na to dahil kami po ay naka-live din si Idol Kasoy sa oras na ito. So nung patapos na yung live ni Idol Kasoy, ay tinawag kami. Dahil nga ay akala namin magpapatulong lang sila. Pero mali pala yung akala namin. Dahil nung paglapit namin yung mga isda, kumpulan yung mga isda, at talaga namang punong-puno yung mga lambat nila. Kaya ito, panoorin natin kung paano nila sinayo yung mga isda at sobrang nakakapanghinayang talaga mga idol. Yan. Grabe. Dami. Yan nga po, yung isa ay sumisinyas siya na kung meron daw kaming pamputol. Kasi ang balak nila ay puputulin na yung lambat at iiwan na pala nila tong kalahati. So yun po ang nangyari ito sa ano na to, sa pag-off live namin, no. So si Idol kasi naka-live pa rin siya, pero siyempre hindi naman alam at hindi masyadong kakaintindihan dahil ibang lahi nga po sila. So sila ay mga Thailander. So kaya ang ginawa na lang po namin ay habang pinanood namin isda ay ang akala kasi na mababalikan nila. Kita nyo naman po, grabe. O buhay pa yung mga isda rito, kaya ang iba ay binababalik ko na sa tubig. Kaya sobrang sayang po talaga. At panoorin nyo sa live ko doon, na-rescue po namin ito, no?
At dito na nga nag-decide si Idol Kasoy na putulin na yung live niya dahil sobrang nakakaawa yung isda sa nakita namin, no? Kahit kami, nanlumo kami dahil sa sobrang dami na isda na natrap sa kanilang lambat. Tapos ang ginawa lang nila ay, tingnan nyo, ang kinukuha nila yung mga karpa lang o burasi. So talagang sobrang nakapanlambot dahil nakita natin yung isda na sobrang dami. Tapos yung iba ay patay na. Kaya ang ginawa po namin ito sa mga oras na to ay nagtawag pa kami ng iba. Akala naman namin ay kukunin nila. Pero nung kami ay galing sa ibang ispat pa para mangisda, binalikan namin itong ispat nung hapon. Kaya napanood nyo sa live ko, panoorin nyo sa live ko dun sa FB page. So nandun yung pag-rescue namin sa mga tilapyan to. So yung iba, inuwi namin. Yung iba na sobrang dami na talaga nito. Ayan o, nakita nyo naman. Sobrang dami talaga. Kaya ang ginawa namin sa iba rito ay pinakawalan. So yung ibang patay na nung pagdating ng hapon na doon sa live, hindi na namin dinala kasi medyo bilasa na siya. Yung kanyang mata ay malabo na. So sobrang nakapanghinayang talaga mga idol. So sana ay kapag may nangisda tayo, kailangan yung ano lang, yung sakto lang sana. Sakto lang yung kukunin natin at alam natin na kaya nating pakawalan yung mga isda na hindi natin kayang iuwi. So, ganun lang. Kapag ganun ay sobrang nakapanghinayang na, so, ang gagawin na lang talaga natin ay tutulungan na lang makawala itong mga isda ito. Dahil kung pababayaan to ay mamamatay lang itong lahat. So, sayang. Kaya nung hapon ay binalikan namin to. At yun nga, inuulit ko na sa live po namin, no? Kaya kung gusto nyo mapanood paano namin i-rescue yan, at masaya yung live namin kasi may dumating na mga ibang lahi naman, mga Vietnamese naman. Tumulong sila sa amin para tanggalin yan. Inuwi naman nila yung mga janitor fish kasi masarap daw yun. Ibang lahi. Kaya yun ay pinutulan nila sa amin yung mga janitor tapos. Isirain na nila. Si Prince TV kasi itong lambat na to ay sabi niya iuwi niya. So ang ginawa namin, inayos namin yung lambat at yun na iwi ni Prince TV. So ang mahal kasi ng lambat ng mga idol, ayan ay kung sa pera natin dyan, siguro kulang 3,000 ang halaga ng ng lambat na to. Kaya pinagtiyagaan talaga na yung tanggalin. At syempre yung mga isda na hindi kasama na sa pag-rescue. Bakas na bakas sa mga kasama ko na sobrang nahinayang sila. Kaya kapagdating ng hapon ay napansyensya kami talaga. Kahit na malayo na yung narating namin ay binalikan namin ito dito para nila lang yung ma-check kung kinuha ba ng ibang lahi itong mga isda. Pero pagdating namin ay talaga nandun pa rin yung mga isda, kaya nandun sa live. At ito, umaga pa lang to, siguro mga alas 9 umaga ito kasi nag-live din sa Idol Kasoy. Pagka 1,000 live, yun na nga, nag-usap-usap kami na mag-almusal muna, kumain. At yun nga, pagkatapos susunugin nila. Umalis na kami sa lugar na to. Tapos nung hapon, kinain talaga kami ng konsensya namin na kung hindi namin na babalikan o i-check, baka mamabog lang tayo dito. At syempre, isa kami sa naing isda dito. Kung babaho to ay lahat ng isda dito ay damay-damay. Kaya kahit si Dan, si lahat, si Limspeak ay sobrang nang hinayang. Kaya sobrang talaga nakapanglambot yung ginawa sa sa mga isda. So yung patuloy po ng panood na live sa ating vlog, no? Pasensya na kayo, medyo emotional tayo ngayon. Paano yung balikan sa nakikita natin mga isda na to ay talagang nakapanghinayang. Kaya ito unti-unti na binabalik yung mga nasa tabi na tabi lang nila, tinapon nila sa gilid. Binalik namin mga buhay at pasensya na kayo, sinisipa lang namin kasi baka masugatan pa kami kasi buhay na buhay pa naman. Kaya binalik namin sa tubig para makasurvive pa sila. So, ganun lang sana idol na mga tayo kasi maawain talaga. Nangisda tayo pero yun nga, hindi naman tayo, hindi tayo brutal. Kapag ayaw natin sa isda, ibalik lang natin sa tubig para para mabuhay pa. Kita mo yung isa, no, makita mo. Pilit siyang kumakawala dahil sa natrap na siya sa isda po lahat yun. Yun mo naman gaano karami yan. Siguro kung isang sako meron. Kaya mga idol, kahit dyan sa Pilipinas, kung overman yung sobrang dami na huli at may tubig pa naman, ibalik nyo sa tubig para naman ay hindi maubos yung isda, no? So kahit na sobrang dami yan, kung patuloy natin yung overfishing o tawag nito yung sobrang lahat kasi na sobrang mga idol, masama talaga. Kaya dapat
yung katamtaman lang kasi yan ay bigay sa atin ng kalikasan, no? Kaya pag-iingatan din natin kasi para sa susunod na henerasyon ay mayroon pang makukuha ng ating mga anak. Kahit na ganito lang tayo ay may isda, may awa pa rin tayo sa isda dahil sila yung nagbibigay sa atin ng lakas para tayo ay lumakas yung ating katawan. Kaya dapat huwag nating abusuhin. Grabe, di ba angat ito? So ito sila ay... Taiko ma, taiko! Taiko, hinan? Nani? Nani, rin na? Hinan na, Ayan, so once again mga ka-dance man, maraming salamat sa suporta. At kung gusto niyo mapanood yung paano na-rescue namin yan, punta lang kayo sa aking FB page, Daddy D TV. Nandun po yung live na yan. So ilagay ko na lang yung ano, paano niyo i-search mamaya. So pares lang po ang aking page, Daddy D TV pa rin po sa FB page natin. So ito po yung ano, yan, yung pamagat. So maraming salamat, bye-bye sa sunod mga vlog. Peace.